Copy time! Copy time, kasi nakaubos ko na po yung pancit. Okay, malamang you're wondering, pancit at copy. Kasi dyan lang po yung tindahan ng pancit. May pansiteria po dyan. In fact, ang aga pa lang po, ang dami na po mga tao. Pero ako po, inuuwi ko po dito sa bahay namin yung food para dito ko na po kainin because ayaw kong makipagsiksikan sa maraming tao na nagkakainan. Okay? So, ang topic po natin ngayon, actually, kwentuhan lang po tayo tungkol sa statement ni Jesus na sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Yun lang po pag-uusapan natin. Okay. Ang mundo, malaki. Tama po ba? Ang galaxy, mas malaki. Sapagkat yung mundo, nakalagay po sa galaxy. Kung hindi po ako nagkakamali, yung galaxy po, sakop ng Milky Way. Mas malaki po ang Milky Way. Yan po. Hindi po ako marunong sa science masyado, pero ito lang po yung mga napag-aralan ko. Milky Way, pagkalawak-lawak, ang laki-laki, no? Malawak ka na sa sakupan. At ang mundo nandoon, no? Parte po ng mga planeta ang mundo. Pero ang mga tao, create po ni Jesus sa kaniyang wangis o sa kaniyang anyo. So, ang pag-ibig ng Diyos, nandoon pa lang po sa moment na i-create ang tao. So, nung pumasok po ang kasalanan sa pamamagitan ng magandang ahas, nag-anyong ahas, okay? Pero alam natin kung sino yon, si Taning, si Satan. Satanas, no? Nag-anyo siyang magandang ahas para linlangin ang ating unang nanay. Kilala po niyo ang unang nanay natin. Walang iba kundi si Eve o si Eva. Okay, so kinain nila yung pinagbabawal ng Panginoong Hesus na bunga doon sa paradise o sa paraiso. Paradiso, kanang iba, no? Nung kinain nila yon, pumasok ang kasalanan. And ultimately, pumasok po ang kamatayan. Pero alam niyo po ba, doon pa lang po sa pagpasok ng kasalanan, nag-provide na po ang Holy Trinity o ang Santissima Trinidad ng provision. The Trinity provide the provision already. Napag-usapan na po ng tatlong persona sa iisang Diyos na si Jesus ay bababa para maging tao. Magpapakababa, tulad po nakalagay sa aklat ng Pilipos 2, mababasa natin, bagamat siya ay Diyos, siya ay naging tao para tubusin ang kasalanan o tubusin ang kasalanan ng tao na dulot ng pagsuway ng ating unang mga magulang, yun nga po, Adan at Eva. And then, alam na po natin ng story, nagkatawang-tawang Diyos dito sa planeta na kanyang ginawa, bumisita ang makapangyarihang Creator. The Lord of Lords, the God of Gods, Jesus Himself became a human being. So, for me, at para sa isang totoong mananampalataya ni Jesus, yan po ang pinakamalaking event sa buhay ng bawat taong nabuhay dito sa mundo. Okay? Sa kasaysayan ng buong sangtinakpan, ng sangsinukob, ang pinakamalaking event ay nung naging tao ang Diyos. Pero napaka-silent po ng kanyang first coming. Hindi po nakilala ng mga tao dito sa mundo na dumating na ang Diyos na makapangyarihan para tubusin ang kasalanan ng tao. In fact, pinanganak lang siya sa isang mabahong sabsaban. Okay? Lumaki ang Diyos na naging tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng kasalanan. Fine. Okay? Nabuhay na magmuli. Huwag nating tatapusin ang kwento doon sa namatay siya. Because, totoo pong nakalagay sa Bible na buhay ang Diyos anak. Si Jesus po yan. Umakyat sa langit. At ngayon, namamagitan sa atin. Eto na po yung topic natin. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Sa dinami-dami ng mga tao dito sa mundo, okay, si Jesus lang po ang provided Savior para makapunta ang makasalanang tao sa langit. Sa laki ng mundong ito, bawat taong umuusbong o pinapanganak ay talagang born under sin. Ibig sabihin, talagang pinanganak sa kasalanan. So, sabi ko po kanina, umpisa pa lang po na nagkasala ang ating mga magulang, nag-provide na po ang Trinity ng provision para maligtas tayo, right? So, nagawa na po ni Jesus, sabi niya sa cross, it is finished. So, nung it is finished, ito po ang requirement ngayon ng Diyos. Sino man ang mananampalataya sa anak, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ang sasampalataya kay Jesus bilang tanging tagapagligtas na makapagdadala sa kanya sa langit ay maliligtas. Ano mga dapat mong paniwalaan kay Jesus? Dapat mong paniwalaan na si Jesus ay Diyos na naging tao.
Okay? Sapagkat kung hindi ka naniniwala na si Jesus ay Diyos, malabo ang kaligtasan sapagkat hindi pwedeng iligtas ng kapwa-tao ang kanyang kapwa-tao. Amen? Hindi pwede. So, kailangan yung Diyos na pinakamataas ay nag-anyong taong mababa para matubos tayo. Iyan ang katarungan ng Diyos. So, ngayon, ito na po. May requirement ang Diyos para maligtas ang tao. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, isa lang ang solusyon. Wala nang iba. Si Jesus Christ. Kailangan maniwala ang tao na ang Diyos ay naging tao na matay sa krus. Okay? Sinabi ni Jesus, it is finished. At kailangan manampalataya siya na yung ginawa ni Jesus sa krus, yun lang ang tanging daan papunta sa langit. Wala ka ng ibang paniniwalaan pa. Not even your good works. At lalo na, hindi ang iyong organization, hindi ang iyong religion. Jesus alone saves. Let's speak for the truth. Let's speak for the truth. Sapagkat si Joy Spring, isa po siyang napaka inahangaan ko po siya ngayon. Sa lahat ng Kristiyano ngayon dito sa Pinas, siya pong pinakahangaan ko. By being very bold of her faith, once being asked, anong kasasapitan ng unbelievers? Sinabi niya, impyerno. Tama po yun. Marami po nagalit sa kanya, pero tama po yung sinabi po niya. Hindi ko mo nagalit yung majority, eh mali na. Diba? At hindi rin naman ko mo majority, eh tamang ginagawa. Amen? So ito pong sasabihin ko po sa inyo. Makipot ang daan papunta ng kalangitan, pero malawak ang daan papuntang impyerno. So, piliin natin yung daan ni Jesu Kristo. Ano yon? I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Once na ikaw ay sumampalataya kay Jesu Kristo, yun, may buhay na walang hanggan ka na. Hindi sa pakiramdam mo, hindi sa pag-iyak mo, hindi sa pagluha mo, kundi doon sa sinasabi ng salita ng Diyos na meron ka na talagang buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa mabubuting gawa mo, kundi dahil kay Kristo Jesus na nag-alay ng buhay para sa ikatutubos ng kasalanan ng buong sangtinakpan 2,000 years ago. Okay? So ang gagawin lang po natin ngayon ay kailangan nating manalangin. Kung hindi ka pa born again, sabayan mo ko. Father God, alam ko po makasalanan ako. Alam ko po papunta po ako ng impyerno. Pero Father, salamat po sa inyo. Because nag-provide ka ng tagapagligtas para po makapunta po ako ng langit, si Jesus Christ. Naniniwala ako, Father God, na si Jesus is the only way, the only truth, and the only life. I receive Him now, Father God, as my dear Lord and Savior. Lord Jesus, come into my life. Be my Lord and my Savior from now on. Thank you, Jesus. Kung sinabayan mo ko, you got born again, you got saved. So, congratulations. Enjoy your walk with Jesus. Dahil kailanman, hindi na mawawala ang kaligtasan mo